What's up mga kabugoy? Welcome ulit sa aming channel ni Coach Bugoy. And ito yung day 2 sa ating workout series mga kabugoy. Ito yung basic workout routine para sa ating mga beginners o yung nagbabalak pang mag-gym so that at least meron silang mga idea para sa mga exercises. So today mga kabugoy, we take up natin yung sa chest. So after ng legs natin, mag upper body tayo para yung legs natin makapahinga naman at hindi natin magagamit sa mga exercises. So today mga kabugoy, chest. So yung mga workout natin sa ating chest mga kabugoy, first dun tayo sa golden member sa golden 5 na exercise. Ito yung flat bench press. So i-take up din natin yung flat push up tsaka yung flat bench press pa rin pero dumbbells. And next exercise natin is incline. So i-take up natin yung push up na incline as push up para sa upper chest. And then push up barbell press and dumbbell press. So yung pangatlo mga kabugoy, bali hindi pa man masyado kailangan ng flies. So bali isang exercise lang sila. Two sets of flat flies and two sets of inclined flies. Ganun lang muna. And then after that, pull over. So after na pull over mga kabugoy, mayroon tayong workout na parang finisher para sa ating chest. So ito yung parang gliding push-up, child pose push-up. Yung movement parang ito mga kabugoy para mas healthy yung daloy ng ating dugo after natin nagbuhat doon sa apat na exercise. Alright mga kabugoy, let's go! So mga kabugoy, unahanin mo natin yung push-up para mayroon din tayong idea kung paano at yung anong safety para sa push-up. So mga kabugoy, let's go! So mga kabugoy, sa push-up mga kabugoy, dapat yung as wider than yung legs yung kamay niyo at yung elbow niyo hindi nakaganyan. Dapat lower than yung shoulder yung elbow niyo. Ganyan yung posisyon niyo, nasa ground kayo. Ganyan. Hindi ganyan. Dito mga kabugoy. Alright? So inhale down, exhale up. So ganun yung posisyon mga kabugoy. Widen na shoulder ang yung kamay. Ganyan, down, yung elbow niyo hindi ulat sa harap, dapat nasa gilid, and flare out a little kasi chest workout to, kaya dapat naka-flare yung elbow niyo. So ganyan mga kabugoy. Inhale down, exhale out. So mga kabugoy, para sa mga taong hindi nila kayang i-push yung katawan nila from the ground, ang technique mga kabugoy is ganyan lang. Dito kayo sa ground, i-sit up niyo yung kamay niyo sa tamang position and push up using your knee. So your knee, dapat naka-knee lang kayo. So ganyan yung position. Yan, down. Yung elbow niyo, siguraduhin nasa side lang. Up. Yan. Inhale down, exhale up. Pag hindi pa talaga kaya mga kabugoy, dapat yung kamay natin, ilalapat nyo talaga yung katawan nyo sa ground para pag push nyo, hindi masyado tension. Dapat may resting rate, may resting sa baba. So, sa normal push up, flat push up, yung position ng legs natin, kung ganito, mas maayos kasi ito yung mas makadevelop ka ng balance. Ito naman, okay lang dito para sa mga beginners. So, down. Iwasan sa mga baguhan mga kabugoy, iwasan nyo itong ganito. Yan, iwasan nyo ito. Walang full benefits ito. Ang pinaka-benefits mga kabugoy, drop your body in the ground and push up.
Drop your body on the ground, push up. Drop, push up. Kasi doon, nadidevelop yung four range of motion ng ating chest. Alright, mga kapagoy. Okay, let's go. Proceed naman tayo sa ating bench press. So mga kapagoy, ito yung flat bench press. So mga kapagoy, see to it na yung grip mo as wide, wider than yung shoulder. Tapos yung bar naka-align sa yung nipple line. And then be sure na yung elbow mo tsaka rest naka-straight down. Iwasan yung kapugoy, mag-bench press kayo ng yung bar nandito. Ikado yan sa ating rest, tsaka yung elbow natin, tsaka pati na yung shoulder mo. Dito rin, hindi rin ito maganda. Hindi ito maganda sa rest, tsaka sa elbow mo. Delikado ito kasi yung balance niya, hindi zero to the ground. Ito mga kapugoy, yan. Yan ang press. So pag nakahiga ka mga kapugoy, ganyan. Dapat nipple line, yung rest mo at yung elbow zero straight from the ground. Ganyan mga kapugoy. Inhale down, slowly. And worse up. Inhale down. At least, itake muna mga at least 2 seconds down and 1 second up. Or 3 seconds down and 1 second up. So, inhale. 1, 2, 3. Ganyan. Huwag dito mga kapugoy. Huwag din dito. Nipple line, rest, at saka elbow naka-align sa ground. Okay mga kapugoy? So, sito yung mga kapugoy na balance rin yung hawak mo sa bar. Sito ito, mayroong kayong lock. Kasi delikado, baka pag hindi mabalance yung pagtulak mo, mahulog yung mga plates mo. So be sure na nakalock siya. And isa rin kapugoy, for the beginners, huwag kayong mag-load ng marami. Kasi yung bar alone, mayroon yata yung tinatawag na mga 8 kg or 10 kg. So lagay mo ng 5 to 5, medyo mabigat-bigat na yan. So dun muna sa kung ano yung sinabi ng instructor nyo during the conditioning. Alright? So mga kapugoy, ito naman yung sa dumbbell flat bench press. So ganun mga kapugoy, parang naka-align pa rin sa nipple lines nyo, pero ang kaibahan nito is pagdating sa naka-push na, almost itouch mo siya, parang ganyan. Yun ang kaibahan mga kapugoy. Yung elbow ganun rin, lower than yung shoulder. Tapos naka-align yung elbow nyo sa nipple line, yung rest nyo, pati yung dumbbells. So, ito mga kapugoy. Yan. So, yan yung pag-press. So, usually, mga kapugoy, pag-dumbbells, pag-press nyo, may squeeze doon sa taas. Inhale, exhale, squeeze. Inhale, exhale, quick, squeeze. Yun ang kaibahan sa dumbbell at sa barbell. Ang dumbbells, pag nasa gating position ka, i-squeeze mo yung muscles mo. Parang i-grip mo siya ng napakalakas. Para ma-squeeze yung inner muscles mo. So yun ang sa flat bench press natin mga kapugoy. So next ating exercise mga kapugoy is incline. So 45 degree. Yung position ng ating bench. So mga kapugoy, pag mag-incline tayo, ang katumbas na push-up niyan is decline push-up. Alright? So sa decline push-up mga kapugoy, ganun rin ang sistema sa flat push-up, kaya lang nakataas lang yung paa natin. Parang ganyan mga kapugoy. And down. Yan. Ganun rin yung elbow, pareho lang lahat. Inhale down. Exhale up. So, sa push-up, yun ang para sa upper chest. Pag upper chest ang itatrabaho natin, decline push-up. So, next mga kapugoy is barbell bench press. So, pareho lang yung grip, pareho lang yung position ng elbow, breathing. Kaya lang mga kapugoy. So ngayon na incline yung training natin mga kapugoy, yung posisyon ng ating
bar is dito. Yan. Yan ang posisyon ng ating bar. Tapos, mga kabugoy, since ganyan ang posisyon mo, yung rest mo, yung bar, tsaka yung elbow, direct sa gravity sa baba. Yung ganyan. Ganyan, tula. Hindi dito, hindi pwedeng parang ilagay mo sa nebulizer mo tapos ganyan mo. Mga bugoy, dito, napaka-delikado yung rest nyo dito. So, dapat dito mga bugoy. Alright, okay? Yun ang pakakaibahan nito. So, ganito mga bugoy. Dito yung lapat yung bar. Below your collarbone. Below your collarbone. So, be sure mga bugoy na yung bar, rest, and elbow are vertically aligned so that yung gravity niya zero yung pababa. Okay? Huwag yung gawin dito mga bugoy. Huwag yung gawin dito sa taas, sa leeg mo banda or sa upper dito sa bones collarbone mo. And mga bugoy, huwag mo rin i-flip elbow mo to wide. Okay? Dapat dito yung elbow mo nag-align pa rin doon sa lipo line mo. Alright? Push. Inhale lang. Push. So, sa mga gantong workout mga kabugoy, dapat yung lower back mo naka-arc ng konti. Mayroon siya mga at least 2 to 3 inches naka-arc. Mayroon siyang space below na nag-chest ka hindi yung parang flat. Nakalapat yung lower back mo on the pad. No. Dapat naka-arc yung katawan mo. Okay? So, mayroong space sa lower back mo na 2 to maybe 2 inches. 1 inch or 2 inches. So, ganyan mga kabugoy. Nila, isa lang. Yun ang para sa ating barbell at sa ating dumbbells mga kabugoy. The same theory rin dun sa flat bench press. Pero, yung posisyon naman, iba yung posisyon ng ating dumbbells. Pero, naka-align, vertical align, yung rest mo, yung dumbbells, tsaka yung elbow. Hindi dito mga bugoy. Hindi rin dito. Dito lahat. Okay? Inhale down, exhale up. Yan. So, huwag mo yung dito lang, angat na. Parang half na yun. Dapat dito. Naka-align sa chin nyo. Yan. So, yung parehan naman sa flat mga bugoy, yung pag-up mo, i-squeeze mo yung bar, yung dumbbells mo. Tapos, ilapat mo siya ng konti. Pareho lang doon sa flat dumbbell press. Alright mga bugoy, ang pangatong workout, this is not too much necessary for beginners na mag-flies ka. Pero you need mo rin sa muscles mo to stretch the muscles inside. So, sa flies mga kabugoy, ganito yan. Diba, naka-straight ka dito, pagbaba mo, i-curl mo konti yung elbow mo. Hindi naka-straight parang ganyan. Hindi ito. Pag straight dito, pagbaba, curl mo konti, dapat nakaganyan. Hindi naman dito sa ganyan talaga. Pag medyo parang nasa align pa rin dito sa upper nipples mo. Ganyan. Okay? So, sa incline, ganun din ang sistema. Iyan. Okay? So, incline muna tayo. So, itong flies mga bugoy, bali 6 reps siya. So, bali isang exercise lang yung flat tsaka incline. I mean, isang series lang yun. O, tapos mo mag 3 sets ng incline, mag 3 sets ka ulit sa flat. Okay? So, sa incline mga bugoy, ganyan.
kulute dapat kanya kanya mga kabugoy hindi naka-straight lahat dapat mayroong outside kunti yung ilbo natin yan straight inhale straight usually ganun din mga kabugoy pag nandito yung dumbbells i-squeeze mo yung ulit inhale squeeze inhale squeeze alright yun sa incline tapos sa flat mga kabugoy ganun din kaya lang yung orientation ng dumbbells nasa harap mo na hindi para nasa taas konti okay so ganyan so inhale exhale tapos squeeze din ulit doon pag naka-straight na siya. So usually what we're gonna exercise, 3 sets flat, 3 sets incline. So it's counted only one exercise. And then, sa mga ano kabugoy, sa flies kasi, hindi siya designed for heavy weights. Designed siya for lightweight. So since lightweight siya for the beginners, mga 15 yung exercise, repetitions natin. And then, 15 3 sets incline at 15 3 sets flat. So mga kabugoy, our fourth exercise is pullover. Okay? Dumbbell pullover or barbell pullover. Pwede rin plates. Okay? Parehong ano lang din siya. Parehong method. Okay? So sa pullover mga kabugoy, ganyan. Okay? Dapat nandito konti sa belly button yung nagsimula yung dumbbells mo. Bisyo mga kabugoy na yung straight kamay mo, straight lang. Ganyan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sa pullover mga kabugoy, iwasan mo yung parang i-ganyan mo. Okay? Straight lang. Ibig mo konti, of course. Yan. Okay? Sa dumbbells naman, as mga sa barbell mo kabugoy, ganun din. Kaya lang, medyo malapad yung handles mo. Okay? Ganyan. So yung handles mo kabugoy, as well, inside your shoulder yung grip mo. So yung shoulder mo dito, inside your shoulder yung grip. Okay? Ganyan. Tapos ito, medyo mabigat, ipin mo konti yung dumbbells mo, abundance mo. Okay? So mayroon din technique mga kabugoy about sa pullover. Medyo advanced siya, or at least mayroon kayong idea. So ito yung ganyan mga kabugoy. Hawak niyo yung dumbbells. Tapos yung shoulder blades mo nakatapat sa ganyan. Nakalapat sa pan. So pagbaba mo kung pagkabugoy sa dumbbells mo, yung puwet mo rin, yung back mo, baba mo rin. Pag akyat mo, ganyan. Akyat din yung back. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, be sure lang na safe yung position mo kasi medyo delikado siya na position. Kasi itong klaseng pullover. So, mayroon tayong flat, mayroon tayong incline, mayroon tayong flies, meron tayong pullover. So yung panglimang exercise mga kabugoy, parang conditioning ng iyong joints. So joints ng shoulder, elbow, saka rest. Okay? So ito yung panglimang exercise. Pwede rin itong tawaging chest finisher exercise. So dapat nakatuhod ka at nakaganyan yung position ng iyong foot. I mean yung back. Okay, hindi nakaganyan. Ah, ganyan. Okay?
Okay? So sa harap, nakaganyan ka. Okay? So kasi po position ito, down and down sa harap. So, inhale down, exhale up. So, kahit gawin mong 20 reps for sets. So, sa sides mga kapag pwede ito magkabukit. Parang nag-child pose ka ba? Child pose and push up. Child pose and push up. Ito yung pinakamagandang finisher chest workout. So be sure naman magkabugoy na yung pag-push up mo, yung elbow natin nasa sa tamang posisyon naman. Alright. So yun mga bugoy yung workout natin. Be reminded mga kabugoy na if nag-flat barbell bench press ka na, yung pag-incline mo, huwag kang mag-barbell. Either mag-body weight ka or mag-dumbbell. Huwag puro barbell kasi yung benefits natin. Kung yung unang workout mo is gumamit ka ng dumbbells, yung pang-incline mo, gamit ka ng barbell or body weights. I-alternate yun ang mga bugoy. Huwag yung dumbbells, barbells, para ma-disseminate yung benefits niya. Para hindi naman masyadong doon lang naka-steady yung kung ano yung strength mo. Okay? So, sa first exercise, mayroon tayong push-up, flat push-up, barbell bench press, dumbbell bench press. Okay? Pili lang kayo dyan. And then, sa second exercise, mayroon tayong decline push-up for the upper chest, and incline dumbbell press, and incline barbell press. So, pili din kayo dyan. So, sa pangatlong exercise, mga kabugoy, is flies. So, sa flies natin, either unahin yung flat or incline. So, 3 sets ng flat, 3 sets ng incline. In moderate weights. So, yung okay. Pang-apat nating exercise is pullover. It's either dumbbells or barbell. So, as a beginner, dun muna tayo sa dumbbells, napaka-easy na workout yun para sa ating. Ang pullover mo kasi makabuhi para sa serratus natin sa lower chest natin. Okay? So, complete na yung chest mo. So ngayon, punta tayo sa finisher workout natin. Doon naman tayo sa ating child pose, push up, yung knee, kneeling. Pwede rin hindi kneeling, pero since you're making your elbow, knee, and rest in good range of motion and conditioning, nag-kneeling muna tayo. So yun ang ating mga exercise mga kabugoy sa ating workout series, sa ating basic workout routine para sa mga beginners at sa mga baguhan pa lang sa gym or yung gusto pang mag-gym. So, sana mga kabugoy ay nakatulong sa inyo itong video nito at paki-like naman or kung gusto nyo, i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo or, at subscribe naman mga kabugoy yung hindi pa nakasubscribe para matulungan nyo naman yung aming munting channel ni Coach Bugoy and I hope na patuloy pa rin kami makagawa ng video. As long as mayroon kaming time, magawin mga video, different types of videos on fitness, cooking, music, health, travel, tsaka yung adventure namin sa sunod na darating din sa travel and adventure also. So mga kabugoy, salamat sa panood and I hope na ang lahat na nasa maayos lang at always nating isipin mga kabugoy na left safe. So dapat responsable tayong nag-lifting. Kasi katawan mo yan at dapat alagaan mo at on the safe training yung gawin nyo. Okay mga kabugoy and good luck sa iyong training and God bless us all.